Ang mga personal na insulto sa trabaho ay dumarating sa lahat ng anyo. Tulad ng minamaliit ng iyong mga kasamahan sa trabaho ang iyong mga pagsisikap. O kaya naman ay ibinababa ng mga nakakataas ang iyong mga opinyon o ideya. Gayunpaman, ang proseso ng pagharap sa mga pangiinsulto mula sa mga katrabaho o nakakataas ay hindi karapat-dapat na maging isang solusyon na naaangkop sa lahat. Sa halip, mahalagang huminto muna sandali, suriin ang mga partikular na sitwasyon at magsimula doon para sa pinakamahusay na mga resulta. Pigilan muna ang maaari mong iniisip na nasa dulo na ng iyong dila, lalo na kung ito ay di naman maganda. O kaya, iwasan ang mga padalos-dalos na pagkilos na pumapasok sa iyong isipan. Kung gagawin mo ito, magkakaroon ka pa ng mas magandang pagkakataon na epektibong harapin ang mga insulto sa trabaho at sana maiwasan mo ang mga ito sa hinaharap. Mag-subscribe kay Proud CQ para sa mas updated na mga videos. Paano nga ba natin haharapin ang mga insulto sa trabaho? Una rito, mahalaga na huminga muna. Huminto at alisin ng iyong sarili sa sitwasyon bago ka gumawa ng anuman. Huwag hayaan ang iyong sarili na mag-react nang hindi iniisip ang mga aksyon ng ibang tao. Dahil kung gagawin mo ito, maaari kang makapagsabi o gumawa ng isang bagay ng madalian na maaari mong pagsisihan sa huli. Halimbawa, kung iniinsulto ka ng isa sa iyong katrabaho, mabuti na sabihin ang isang bagay tulad ng, "Kailangan ko lang siguro ng ilang oras para pag-isipan ang mga sinabi mo bago ako makakasagot." Sa pamamagitan nito, nagkaroon ka pa ng tsansa na mag-isip muna upang maiwasan ang mga bastos na mga salita na maaari mong mabitawan para sa kabilang panig. Ang pangalawa, consider the nature of the insult. Dapat nating asahan na may mga pangiinsulto talagang mangyayari sa isang lugar. Ito naman ay para mapaghandaan mo ang dapat na attitude sakaling maranasan mo nga ito. Ang pagwawalang bahala ay maaaring makatulong sa iyo na maiwasan ng isang maliit na issue na umakyat sa isang seryosong salungatan. Gayunpaman, kung insultuhin ka ng isang tao ng pribado o sa harap ng iba at nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa at kahihiyan, sa huli ay kailangan mong kausapin at harapin ito upang malaman ng tao na hindi katanggap-tanggap ang kanyang pag-uugali. Ang mga seryosong insulto, tulad ng mga sinamahan ng sexual na panliligalig, ay dapat gamitan ng chain of command sa trabaho o mga rules sa trabaho. Ang pangatlo, deal with the person. Kung ang insulto ay isang bagay na hindi mo kayang baliwalain, ngunit sa tingin mo ay hindi naman kailangan iulat ito sa isang superior, mabuting harapin ito ng mag-isa. Hilingin sa taong nang insulto sa iyo na makipagkita sa iyo ng pribado. Huwag mo siyang kausapin sa harap ng iba para hindi siya makaramdam ng hindi komportable. Gumamit ng mas kaunting mga pahayag na ako sa halip ng mga pahayag na ikaw upang ipaliwanag kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa kanyang pangiinsulto. Iwasan mangyari ang mga bagay na ikaw ang nag-aakusa, kahit ikaw naman ang nasa tama. Ito ay ayon sa Harvard Business Review. Halimbawa, nakaramdam ka ng hindi maayos na pag-uugali sa iyong katimits. Pwede mong sabihin na, "Nakaramdam ako ng hindi komportable nang itinuro mo ang aking pagkakamali sa proyekto sa harap ng lahat noong isang araw. Tinatanggap ko ang pananagutan para sa aking pagkakamali, ngunit dapat tayong maging isang team at ang mga miyembro ng team ay sumusuporta sa isa't isa. Sana ay huwag mo na ulit gagawin yon. At kung may mali, maaari mo akong kausapin sa pribadong pamamaraan." Sa pamamagitan nito, naipakita mo pa din ang respeto para sa taong iyon at naiklaro mo ang gusto mong iparating ng walang gulo. At ang pang-apat, seek feedback. Mabuting sabihin sa isang pinagkakatiwalaang kasamahan o kaibigan
ang tungkol sa pangiinsulto at ang mga pangyayari na nakapaligid dito, kung sa tingin mo ay mali ang iyong ginawa. Tanungin ang iyong pinagkakatiwalaan kung sa palagay niya ay nag-overreact ka sa pakikitungo sa hindi profesional na kasamahan. Ang pagkuha ng opinyon sa iba ay makakatulong sa iyo na ayusin ang iyong mga damdamin at gawin ang pinakamahusay na desisyon kapag nakikitungo sa insulto. Kinalakihan na nga natin na kapag nagsasabi ka sa iba, ang tingin sa iyo ng karamihan ay naghahanap na kaagad ng kakampi. Tandaan na hindi tayo dapat manghusga dahil baka ang lumapit na taong iyon ay iba ang hangarin. May posibilidad ang taong nang insulto sa iyo ay hindi tanggap na mayroon siyang pag-uugali na hindi ka tanggap-tanggap. Kung hindi siya hihingi ng tawad o pasalitang sumang-ayon na huwag kang insultuhin muli, hayaan mo na. At least, alam na ngayon ng tao na hindi mo pinapahalagahan ang kanyang sinabi at iyon ang iyong layunin. Kung patuloy itong magiging problema, ipaalam sa iyong supervisor ang issue. Dapat kang maging profesional. Ito ay mahalaga sa iyong ginaganap na posisyon sa trabaho. Posible rin na may isang employer ang umiinsulto sa kanya mismong empleyado, kung saan maaaring pinakamahusay na pumunta sa HR.